Jeff, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Ako Alvin, kung nakikita mo sa inyong mga screen, nananatiling lubog pa rin sa baha yung ilang parte ng highway dito sa Bae, Laguna. At ayon nga kay Alvin Seho, ang PDRMO ng Laguna, ay bukod dito sa Bae, ay may ilang parte rin sa Fami, sa Santa Maria at Mabitak na lubog din sa baha. Katunayan niya Alvin, hindi madaanan ng light vehicles yung Laguna to Fami Road. Doon naman sa Carmen Homes sa San Pedro, Laguna, gumuho yung pader Alvin sa lugar dahil sa ragasan ng tubig. Mag-aalas dos ng hapon yan kahapon. Sa lakas ng agos, natulak nito paatras ang isang kotse. Dumiretso rin ang tubig sa ilang mga bahay sa subdivision. Sa mga bahay sa mababang parte ng subdivision, dumalo yung tubig. Inanod ang mga debris at ang isa pang sasakyan. Kita sa kuha ng isa pang residente ang malailog na daloy ng tubig. Isa nga yung bahay ni Elvira Caspe sa pinasok ng baha na may kasamang putik. Kwento niya, mabilis ang pagtaas ng tubig at di na siya agad nakalikas. Pero nang dumating yung kanyang asawa Alvin, ay sinuong na nila ang baha. Ang kotse naman ni Von Libed, tinangay din niya ng baha Alvin at mabuti na lang ay na-recover na ito dahil may isang taon pa niya itong babayaran. Sa evacuation center sa subdivision na nanatili, ang aabot sa 25 pamilyang apektado. Lipat naman tayo sa Calamba City, Alvin. Nasa higit 300 pamilya ang nasa evacuation center sa Jose Rizal Memorial School. Sila yung mga pinalikas kagabi mula sa barangay Dostibag matapos umabot sa hanggang 2 talampakan ang level ng tubig doon sa kanilang tahanan na katabi ng ilog. Sa probinsya naman ng Batangas, pinasok din ng baha ang ilang mga bahay sa Sitio Ibaba, Barangay Matabungkay, Lian, Batangas, kaninang umaga yan. Kwento ni Bayan Patroller Gary ay Lunes nang umulan at nag-brownout pa nga sa kanilang lugar. Apat naman ang naitalang patay dahil sa landslide sa isang bahay sa Sitio Manalaw, Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas kagabi. Dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa bundok, pababayan ng Taal Lake, natabunan habang natutulog ang 6 buntis na si Denden Rimas, anak nitong si Samantha at mga kapatid ni Denden na sina Laika at Aisa. Alam mo Alvin, yung gumuhong pader doon sa San Pedro, Laguna ay kasalukuyan na yung clearing operations dyan at mabuti na lamang ay zero casualties dito sa buong probinsya ng Laguna. Pero yung 600 o yung higit 600 pamilya ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa buong probinsya. Wala namang naitalang o namang nag-report na nawalan ng kuryente at tubig sa probinsya. Sa Batangas naman, nagkaroon ng forced evacuation doon sa mga lugar na nananatiling lubog sa baha at posibleng magkaroon ng landslide. Yung pagbaha at yung mga landslides ang naging dahilan para ideklara ng lalawigan ang state of calamity. Alvin. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.